May baka mo ba 10 kilo lang sa loob? Tata ko dyan, mas tata ko yung nervyo. Napapanood mo ba yung mga prosin-prosin natin? Hindi naman masyado. Kasi, tawag nito, minsan-minsan ako nanonood. Yung mga prosin natin, medyo talaga may aray. Pero, seconds lang naman yun. Lalo kung talagang... Pag hindi pa naman. Pero, umisa kasi pag natutulog ako, hindi ko alam kung saan ako mabaling. Kumikirot siya. Oo. Hindi naman kay diabetic. Hindi naman siya prosin. Kaya-kaya niyo. Pero medyo ano lang. Tumitigas-tigas na ng konti. Pauwi din yan dyan. Ito medyo diretso eh. Pauwi rin dyan yan. Pagka na sumasakit na, mas maganda. Ipagalaw niyo agad. Pa-adjust niyo agad. Kasi darating yung panahon. May gaganda nyo, susunod pababa ng pababa yan kasi masakit na talaga. Magkakaroon siya ng inflammation. Kasi okay, kahit sa paglalakad lang, ito yung umagal eh. Walang naglalakad talaga ng ganito, bihirang-bihirang naglalakad ng ano. Kaya lakad pa lang, naiipit na siya, nadadamage na agad kung mayroong mang nakadistorate niya sa loob. Okay. Kaya pagka yung mga nakakaramdam ng mga shoulder pain, kung may kakilala kayong nag-a-adjust, pa-adjust kayo na kaya para hindi kayo aabot. Hindi kayo magbabaho ng 10 kilo lang sa loob pag in-adjust. Eh, medyo masakit talaga. Masakit talaga mag-cruising. Pero yan, hindi yan. Hindi yan. Hindi yung cruising. Mabuti at na naisadya mo agad dito pagka hindi pa siya yung masakit. So, pero yan. Hindi, may time na masakit eh. Meron yung plano konti. Dito masakit, para ka lang kumain ng kutsinta nito. Okay lang. Huwag lang ako ninyo at the same. Hindi, meron ko lang talaga ng ano. Meron ako kung tawag nito. Nervous attack? Oo, meron ako. Wala, dito masakit. Tawag nito, yung tawag... Masakit ba? Yeah. Oh, yun lang, tapos na yun. Okay na? Balakang mo. Ganun lang. Kaya nga, kailangan, narinig mo yung malakas na tumunog, dalawa, magkasunod. Umababa kasi yan. Ngayon, siyempre, katagalan. Siyempre, naglalakad tayo, magkano-ganon. Ipitin natin sa tulog. Nagkakaroon talaga ng inflammation. Yun yung mag-create ng posin talaga. Sa tulog ako nun eh. Hindi ko malalaman. Kasi hindi ako makatulog na. Sakit. Hindi ako makatulog na. Yun. Pero pa sa Balakang, natagilid muna. Oo, yung Balakang mo. Hindi nga, patagilid. Hindi nung pasakit ng mga adjustment ako. Maririnig niyo lang siyang tumutunog. Pero wala. Walang kamagay-bagay yung kaya-kaya yun. Para lang kayong... Para lang kayo nag-relax, relax. Yan, hindi ka patagilid. Mata, magkakaroon lang naman kayo ng nervyos pag na nakaramdam na kayo ng intense pain. Pero kung wala naman, wala kayong dapat ikatakot. Saka dito, dito, sa adjustment na to, walang pain pa. Makara ka lang. Ayan, ganun lang yun eh. Kabilang sa'yo. Masakit ba yun pag ginaganon? Hindi naman. Kaya nothing to worry. Nag-aaral ako kung nauuli ako ng asawa ko. Sigurado. Narinig ba? Yun ang, yun talaga, ninerbusing ka talaga. Makakatakot matulog, alam mo bakit? Tulog. Wala ka kalaban-laban, ano? Nakakatakot yung asawa natin, ano? Yun ang nakakatakot. Eh. Okay. Ganun lang. Tingnan mo, nasasarama ka. Hindi ka dapat pangamba. Wala ka dapat ikatakot. Matakot ka pag nakatulog ka sa ibang bahay. Okay ka na dyan. Masaji mo ito si sir. Ano lang ito? Haplos na lang ang pagmamahal ito. Wala ka lang dapat ikatakot. Kaya hindi siya makinig. Pero nag-drop
Pagka ang taong nilapitan mo, hindi ka parang, hindi ka komportable. Maapekto yung puso mo, kakabahan ka. Kuku kasi. O, oh, ba't naman ngayon, nakatapaan ka siya? Hindi na. Kaya ako na Diyos yun. Diyan ka na siya. Hindi ako nakaano. Nag-aaway na kami, nagmamasahe. Sabi niya, tagamuntik, matagambay ka. Eh, ba't ngayon? Okay na, wala ng Diyos eh. Hindi, ano, kasi bahay. Babae yun eh. Eh, kasama ko pa misis ko. Kaya lalo ko din-reviews eh. Ano yan, siyempre, hindi kayo komportable sa pinupuntaan nyo eh. Kaya, ganun, naapektuhan yung heartbeat mo. Hindi ka makakain nga pagka medyo papigil-pigil. May takadapa ka. Hindi yan naman tayo. Kailangan talaga, katulad ko, yung ginagawa ko, kinukuha ko muna yung loob nyo na hindi kayo masasaktan. Ine-explain ko rin kung masasaktan kayo. Depende yan sa kaso nyo. Kung frozen shoulder talaga kayo, magbaon talaga kayo ng 10 kilo lakas ng loob. Itong kasi sa kanya, pa-uwi pa lang, malapit pa lang kasi sumasakit-sakit na. Tapos may mga kilos na kayo na pag matutulog kayo, makirot-kirot na. Ah, sigurado pa-uwi yan. Kung walang ibang uuwihan din yan kundi frozen shoulder. Ganun din eh. Nagkaparehas nga kami. Manghihina yan. Katulad sa'yo, di ba? Nanghihina rin. Hindi mo wala laban. Oo. Wala siyang lakas. Kailangan lang ipaano nyo agad habang hindi pa masakit. Mm-hmm. Lalo kung mahingi na yung pain toleration nyo, alam nyo na, bago pa sumakit ng todo, ipa-adjust nyo na. Kasi baka hindi nyo kaya yung pain ng pain, ano, nung frozen. Oh yan, abot na. Okay, okay na. Okay na, okay na. Hindi ka nasaktan, no? Okay? Thank you so much. Thank you.